Mula sa bulwagang pagpalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas. At sa buong mundo, ito ang balita. The principle that we adopted here in charging the mastermind is the totality of all the facts given to us by all the witnesses and all the circumstances attendant to the killing. Suspended Bucor Chief Gerald Bantag kasama na sa kinasuhan sa pagpatay kina Percy Lapid at June Villamor. Bantag hinimok ng Department of Justice na harapin ang kaso. They are looking at the possibility, sir, na yung early this year na bus bombing involving yung Yellow Bus Company. They are looking at the possibility po, sir, yung responsible doon sa nangyaring pagsabog nitong early part of this year. Extortion, tinitingnang motibo ng Philippine National Police sa pagpapasabog sa isang bus sa Tacoron City kahapon. May isang insidente na may isang bumagsak na drone, no? Hindi siguro na-navigate ng maayos at bumagsak malapit doon sa pader ng facility natin. Drones ginagamit na rin sa pagpapasok ng kontrabando sa mga kulungan ayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Mahigit 200 bilyong piso inilaan ng pamahalaan para sa ayuda sa ilalim ng proposed 2023 national budget. Senado tiniyak na hindi magkakaroon ng reenacted budget para sa susunod na taon. North Korea, tinuligsa ang drills ng Estados Unidos at South Korea. Matinding pagtugon, ibinabala ng Pyongyang. Magandang hapon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube channels ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayo din sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Isinampa na kaninang umaga ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police sa Department of Justice ang 2 counts of murder kaugnay sa pagkamatay ni Percy Lapid at ng inmate na si June Villamor. Ang suspendidong Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag at isang senior jail officer, 2, Ricardo Zurueta, ang itinuturong mastermind sa krimen. Ito ang balita ni Datiamento Live. Dante, batay sa mga naging pagsusuri, ano ang naging partisipasyon ni General Bantag sa krimen para sabihin na siya ang mastermind? Magandang gabi, Monica. Nanggaling umano kay Suspended Bucor Director General Gerald Bantag yung utos na ipapatay ang mamamahayag na si Percy Lapid sa pamamagitan ni Senior Jail Officer 2 Ricardo Zulueta. Ito ay Deputy Security Officer ng Bureau of Corrections. At ang panawagan nga ngayon ng Department of Justice at ng DILG sa dalawa na sumuko na ang mga ito at harapin yung mga kaso na isinampa laban sa kanila. Pagtitiyak pa ng DOJ, bibigyan naman sila ng due process. Ayon sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police na nagsagawa ng joint investigation sa kaso, batay sa mga sinumpaang salaysay ng ilang inmates sa New Bilibid Prison, si Suspended Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag at Senior Jail Officer 2 Ricardo Zulueta ang mastermind sa pagkamatay ni Lapid at ni Villamor. The principle that we adopted here in charging the mastermind is the totality of all the facts given to us by all the witnesses and all the circumstances attendant to the killing.
Sa chronology of events o pagkakasunod-sunod ng pangyayari, nanggaling umano sa suspendidong Bureau Corps Chief ang utos na ipapatay si Lapid sa pamamagitan ni Senior Jail Officer 2 Ricardo Zulueta, Deputy Senior Officer ng Bureau Corps. Si Zulueta naman umano ang nagbigay ng instruction sa isang inmate sa Iwahig Prison sa Palawan na nagngangalang Denver Mayores na isang trusted aide umano ni Bantag na patayin si Lapid. Ang inmate na ito naman ang kumausap sa commander ng BCJ gang sa New Bilibid Prison na si Alvin Labra. Pagkatapos ay nagbigay naman si Labra ng instruction sa commander ng Sputnik gang na si Aldrin Galicia. Kinausap din ni Galicia ang inmate at middleman na si June Villamor at inatasan itong maghanap ng hitman sa labas. Si Villamor ang sinasabing kumausap sa bilanggo rin na si Christopher Bakoto na sinasabing isa pang middleman. At sa huli, Monica, ang self-confessed gunman na si Joel Escorial ang nahanap ni Bakoto para pumatay kay Lapid. Lahat ng mga nabanggit na personalidad ay kasama sa sinampahan ng kaso sa pagkamatay ni Lapid liban kay Villamor dahil patay na ito. Si Mr. Silueta, he has been into hiding few days ago pa po. For Jan Bantag, ma'am, wala pa naman pong arrest warrant, so I think he's still free to roam around. We just have to find a real examination for him. And plead to Silueta to just surrender right now. Just like the gunman who surrendered, napag-isipan niya na in danger ang buhay niya. And I'm asking each and everyone who's watching right now to give any information to the whereabouts of Silueta. Napaka-importante niya po rito. Samantala, sa pagkamatay naman ni Villamor, si Bantag at Zulueta pa rin ang kinasuhan na mastermind sa krimen. Si Bantag umano ang nag-utos kay Zulueta na ipapatay si Villamor. October 18, 2022, ng alas 10 ng umaga, tumawag umano si Zulueta sa commander ng BCJ gang sa Bilibid na si Alvin Labra para sabihin na sumuko si Joel Escorial sa PNP at pinangalanan si Villamor bilang middleman. Inutusan umano ni Senior Jail Officer 2 Ricardo Zulueta si Labra na patayin si Villamor. Mahigpit din umano ang bili nito na hindi dapat mabanggit ang pangalan ni Director General Bantag. Pagdating ng alas 11 ng umaga, tumawag si Labra sa Sputnik gang commander ng Bilibid na si Aldrin Galicia. Nagkita ang dalawa at binantaan ni Labra si Galicia na huwag hayaang lumutang ang pangalan ni Zulueta at Bantag. 11:30 ng umaga ay kumontak naman si Galicia sa iba pang miyembro ng Sputnik gang upang patayin si Villamor. 12:15 hanggang 12:20 ng hapon, isinagawa ang pagpatay sa pamamagitan ng pagbalot ng plastic sa ulo ni Villamor. Pero bago ito mamatay, 11:59 ng umaga, nakapag-chat pa ito sa kanyang kapatid at pinangalanan ang ilang individual na may kinalaman umano sa pagpatay kaya Lapid. Mahigpit din ang bili nito na huwag ilalabas ang kanyang mensahe hanggat buhay pa siya. Kabilang sa pinangalanan nito ang tatlong gang commander ng Bilibid na si Commander Aldrin, Labra at Alfie. Binigyang diin ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla na lahat ng testigo galing sa Bureau Corps ay nagsalita ng alisin si Bantag sa pwesto. This is an exceptional case. All of these, none of these people would have talked if General Bantag remained as the head of the Bureau Corps. The fear of General Bantag is just tremendous and unbelievable from the eyes of these PDLs. Ayon naman sa tagapagsalita ng pamilya Lapid, na kontento sila sa ginawang investigasyon ng NBI at PNP at sa mga sinampahang kaso ng mga individual. Pero naniniwala silang posible pa umanong may ibang mastermind sa likod ng krimen. Take two masterminds, they have agreed to each other that they would come to a proposal to execute the killing of Mr. Percy Lapid, and that could be done through Mr. Zulueta. Samantala, Monica, sinubukan natin ang kontakin si Director General, suspended the Bureau Corps Chief Director General Bantag para makunan siya ng panig niya. Subalit yung hindi na siya natin makokontak, no, Monica. At
Isa nga ngayon sa pinag-uusapan, paano umano kung lalabas ng bansa itong si Sulweta at si Bantag. Ang isa nga sa nabanggit kanina, Monica, ay itong posibleng ang pag-issue ng whole departure order. Ito ay kung maisasampa na ang kaso sa korte ay maaring hilingin ng mga nag-file ng kaso ng PNP o kaya ng NBI at ganyan din ang pamilya Lapid na mag-issue ng whole departure order ang korte at yun naman ngayon ang ipapatupad ng Bureau of Immigration para mapigilang makalabas ng bansa ang dalawang mastermind na sinasabi na sina Sulweta at gayon din si General Bantag. Monica? Dante, yan nga ang gusto ko sanang malaman. No? So as we speak, hindi pa natin alam kung nasaan itong dalawang personalidad na ito. Wala pa tayong impormasyon tungkol sa kanilang kinalalagyan. Tama, Monica, na tanong din niyan kanina. At gaya nga ng nabanggit kanina ni General Azurin ng PNP ay mga ilang araw nang nawawala. Ang nabanggit nga ni Justice Secretary Remulla kanina ay nasa 4 to 5 days nang nagtatago itong nawawala itong si Sulweta. Pero itong si Bantag naman ay papadalha naman daw ng sa PINA diyan sa Bureau of Corrections at ganyan din sa kanyang bahay diyan sa Caloocan City at ayon pa sa NBI at ganyan din ng PNP ay patuloy nilang minomonitor kung saan ang kinaroroonan ngayon ni General Bantag at ganyan din nitong si Jail Officer 2 Ricardo Sulweta. Monica. Mm-hmm. Masasabi bang nasa bansa pa rin natin to, Dante, at wala namang record na umalis ang dalawa sa bansa? Monica, wala namang nabanggit no ang ng DOJ kanina at ang mga otoridad, PNP, NBI, na ito ay maaaring nakalabas na ng bansa. Yun nga lang ang nabanggit kanina ng Justice Department natin, ilang araw na nga itong nagtatago. Kumbaga, noong isang linggo pa, itong particular si Ricardo Sulweta. Pero ang wala pa namang record na lumitaw na ito sila ay lumabas na ng ating bansa. Monica, at itong mga nakaraang araw pa naman ay nakikita pa natin na may mga appearances pa. Itong si General Bantag, nagpapa-interview pa siya sa media at nagpapatunay nga nandito pa siya sa ating bansa. Monica. Mm-hmm. Dante, gusto ko na rin itanong, ano, base kasi dun sa lumabas sa investigasyon, ay tila may parang organized system ng paghahanap ng hitman o pagde-delegate ng mga kung sino mga tutulong sa pagpapatay, kung kanino man, dyan sa ating sa nangyari, no? Meron ba ginagawa ang DOJ ukol dito sa parang sindikato na nasa loob ng mga kulungan? Yes, Monica, yun nga ang nabanggit kanina ni Justice Secretary Remulla. Yun ang kanilang aalamin ngayon. Dahil nga isa sa kanyang nabanggit kanina ay nagtataka sila ng time na inotopsi itong si June Villamor doon sa Purinaria kung saan ito nakalagak, yung inotopsi. Bakit daw napakaraming bangkay, nasa 30 corpses yung nandoon. Kaya isa yun sa pina-account ngayon ng Department of Justice. Bakit napakaraming bangkay doon sa funeral home na yon. So aalamin ng DOJ. At aminado naman talaga ang Department of Justice sa Monica na talagang mayroong kumbaga criminal organization diyan sa loob ng National Bureau of Investigation. Sa National New Bilibid Prison. Dahil sa dami noong mga na-recover noong nakaraang linggo, Monica, kung matatandaan ninyo, mayroong mahigit 12,000 na mga assorted items dyan. Sama na yung mga baril, may mga iba't ibang mga weapon na mga ginawa. Mayroon pang shabu, allegedly shabu, may pera. At kaya doon naniniwala talaga ang ating Department of Justice na mayroon nga criminal organization dyan sa loob ng Bilibid o nag-ooperate, Monica. Mm-hmm. Patuloy kami makikipag-ugnayan sa isyu niyan, Dante Amento. Umaasa ang Malacañang na tuluyan ng makakamit ng pamilya ni Percival Percy Lapid, mabasa ang hustisya. Ito ay matapos pangalanan at masampahan na ng kaso ang ilan sa umunoy nasa likod ng pagpaslang
sa broadcaster. Ayon kay Office of the Press Secretary, Officer in Charge Undersecretary Cheloy Garafil, sinusubaybayan ng Pangulo ang nangyayaring development sa kaso. Of the situation, hopefully it will pave the way para talagang justice will be served to the family of Mabasa. Puspusa ng gagawing paglilinis ng Bureau of Jail Management and Penology sa mga piitan sa bansa. Bukod kasi sa ipinapasok ng mga kontrabando ng mga dalaw, gumagamit na rin ng makabagong teknolohiya ang mga persons deprived of liberty. Ito ang balita ni Alan Manansala. Well, tuloy-tuloy yung sinasagawa natin na greyhound operation sa lahat ng district, city and municipal jails natin sa buong bansa. Marami pa rin ang nagtatangkang magpuslit ng mga ipinagbabawal na gamit at droga sa mga jail facility sa bansa. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jail Superintendent Xavier Solda, ilan sa mga ito gumagamit na ng mga bagong teknolohiya gaya ng drones upang makapagdala ng kontrabando sa kulungan. May isang insidente na may isang bumagsak na drone, no, hindi siguro na navigate ng maayos at bumagsak malapit doon sa pader ng facility natin. Meron nakakabit na isang pakete ng shabu at mabuti na lamang maagap yung mga personnel natin kasi tatamaan nila ng rubber bullet yung lumilipad na drone. Bunsod nito, nagbigay na ng direktiba ang pamunuan ng BJMP na paigtingin pa ang paggalugad sa mga pasilidad sa buong bansa. Pero sa kasalukuyan, meron tayong 477 jails sa buong bansa. Lahat po ito, no, yung mga facilities natin periodically, no, at least twice a week, nagkakandak po tayo ng greyhound operation, pero mayroon po kami tinatawag ng mga intelligence-driven activities in partnership with other law enforcement agencies kagaya ng PDEA, ng PNP. Aminado ang BJMP na may kakulangan sila sa gamit, kaya puspusan ang ginagawa nilang pagsasanay sa mga tauhan upang makatugon sa tawag ng tungkulin at matiyak na hindi sila masasalisihan ng mga patuloy na magtatangkang magpasok ng mga kontrabando. Sa ngayon, bumaba na umano ang bilang ng mga kontrabandong nahuhuli nila sa mga piitan. Nagbabala din ang BJMP sa mga kaanak ng persons deprived of liberty na huwag masangkot sa ganitong gawain dahil maaari itong makaapekto sa pagdalaw nila sa kanilang mga nakakulong na mahal sa buhay. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Extortion ang tinitingin ng motibo ng Philippine National Police sa nangyaring pagpapasabog sa Tacoronga City kahapon. Kasunod nito ay pinag-utos na ni PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr. ang mahigpit na seguridad sa Tacoronga City upang hindi na maulit ang katulad na insidente. Ito ang balita ni Lea Ilagan. They are looking at the possibility, sir, na yung early this year na bus bombing involving yung Yellow Bus Company, they are looking at the possibility na iisa po, sir, yung responsible doon sa nangyaring pagsabog nitong early part of this year. Nagtaas na ng alerto ang Police Regional Office 12 matapos ang pagsabog ng Yellow Bus Line sa Tacoronga City kahapon. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, mahigpit na rin ang ipinatutupad na checkpoint at border patrol sa lugar. Immediately after the bus incident, sir, ang ating regional director declared full alert status in the whole Region 12 po. At pinull out na po nila yung mga police po natin nagre-render ng humanitarian assistance doon po sa area. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na mayroon ang persons of interest ng PNP at extortion ang tinitingnang motibo sa pagpapasabog. Because yung morning po prior dun sa incident na sumabog po yung bus around 11 a.m. nung 2 days ago po, ay nakatanggap po ng tawag yung management po ng Yellow Bus Company and apparently they are extorting money from the bus company and accordingly kung hindi po sila magbibigay, yung po yung mangyayari na pasasabugin po yung kanilang bus. Kaugnay nito,
Ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr. sa mga regional director ang mahigpit na intelligence gathering upang hindi maulit sa ibang lugar ang pagpapasabog. Our Chief PNP, si Police General Rodolfo Asurin Jr., already directed all the regional directors nationwide to intensify yung intelligence gathering natin and of course to closely coordinate with other law enforcement agencies, particularly yung AFP, to make sure nga po na hindi nga po mag-spill over yung mga ganitong klaseng insidente, particularly in National Capital Region. Ang Yellow Bus Line ay nagmula sa Kinapawan City patungo ng Tacorong City nang biglang pasabugan ng improvised explosive device. Isa ang kumpirmadong namatay habang 11 ang nasugatan sa insidente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naiuwi at nakaburol na sa kanilang tahanan sa Bagong Silangan si Teacher Janice Pontillas. Si Pontillas ay ang gurong nasawi matapos maaksidente ang sinasakyang bus kasama ang iba pang teachers sa Urani, Bataan nitong weekend. Naulila ni Teacher Janice ang 4 na pamangkin nitong nasa kanya na halos lumaki at siya rin ang nagpapaaral. Sa Martes naman, inaasahang darating ang asawang OFW ng guro na mula sa Taiwan. Kaugnay nito, nagpaabot naman ng pakikidalamhati ang buong Payatas B Elementary School sa pagpanaw ng guro. Sa kanilang official Facebook page, bumuhos ang mensahe ng pakikiramay at pasasalamat ng marami kay Ma'am Janice. Hindi anya nila malilimutan ang dedikasyon nito sa pagtuturo at pagmamahal sa kanyang mga estudyante. Nagpadala naman ng bulaklak sa burol ni Teacher Janice, sina Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte, DepEd-NCR, SDOQC at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Nilinaw ng Department of Education na base sa polisiya ng kagawaran, pinahihintulutan ang pagsasagawa ng out-of-town training o seminar ng mga guro sa pampublikong paaralan sa bansa. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, bahagi ng polisiya ng kagawaran ang mga programa na magbibigay suporta sa development ng mga guro. Anya, noon pa man ay pinapayagan na talaga ang mga ganitong aktibidad gaya ng out-of-town trainings kahit pa man sa ibang government agencies kabilang na ang DepEd. Yung unang-una po natin, we have DO32, series of 2011, specifically on trainings to be conducted for teachers or capacity building activities. We have to reiterate, out-of-town trainings are allowed, not only in DepEd, but in all other government agencies. Prioridad ng Administrasyong Marcos ang usapin ng karapatang pantao. Ito ang binigyan diin na Department of Foreign Affairs matapos ilabas sa United Nations Human Rights Committee ang report ukol sa implementasyon ng civil at political rights ng ilang bansa. Nakasaad sa report ang pagkabahala ng komite sa mga ulat ng grave human rights violations at mataas na bilang ng extrajudicial killings, partikular na sa kampanya ng bansa laban sa ilegal na droga. Ayon kay DFA spokesperson Ambassador Teresita Daza, naging bukas naman ang kasalukuyang administrasyon sa pagtalakay sa issue ng human rights. It has taken a very open and constructive approach to the issue of human rights. And as a manifestation of this constructive approach, no less than the Secretary of Justice has actually participated in a series of dialogues with the Human Rights Council, where he actually mentioned the reforms that are being undertaken by the government, as well as updates on cases of interest. This is to stress that contrary to what has been mentioned about the culture of impunity, I think there has been a shift in terms of how the issue of illegal drug is actually being addressed. Bibisita ang isang British minister sa Taiwan ngayong linggo para sa trade talks.
Nakatakda ding makipagkita si British Minister of State for Trade, Greg Hands, kay Taiwanese President Tsai Ing-wen. Ito ang pinakahuling high-level engagement sa pagitan ng isang Western government at ng island territory. Co-host din si Hands ng 25th Annual UK-Taiwan Trade Talks sa dalawang araw nitong pagbisita sa Taiwan. Nakatakda rin itong makipag-usap kay Taiwan Top Trade Negotiator John Deng at Economic Minister Wang Mei-hwa. Tinuturing ng Taiwan ang Britain na isang democratic partner na kamakailan ay nagpahayag din ng pagkabahala sa ginawang Chinese war games malapit sa isla. Tinuligsa ng North Korea ang isinagawang joint military drills ng Estados Unidos at South Korea. Kasabay nito, nangako ito ng matinding pagtugon. Ito ang balita ni Early Briones. Naglabas ng mga larawan ang North Korea ng isa sa mga isinagawa nitong missile launches sa nakalipas na linggo. Kabilang na ang pinakawalang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM. Kasabay nito, kinundin na nito ang ginawang military drills sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos at iginiit na hayagan itong provokasyon at peligrosong war drill na kinakailangan nitong tugunan. Sa ulat ng Korean Central News Agency o KCNA, ang official media ng North Korea, sinabi ng General Staff ng Korean People's Army na ipagpapatuloy ng North Korea ang pagresponde sa military exercises ng dalawang bansa. Sa pamamagitan ito ng tuloy-tuloy, matatag at matinding practical military measures. Ayon sa North Korean Army, nagsagawa na ito ng iba't ibang simulation activities ng pag-atake sa airbases at aircraft, gayon din sa isang pangunahing South Korean city. Kinumpirma rin sa ulat ang pagpapakawala ng dalawang nuclear-capable strategic cruise missiles noong November 2 na nakatuon sa karagatan ng Ulsan, isang coastal city sa timog silangang bahagi ng South Korea. Noong November 2, 23 missile launches ang ginawa ng North Korea, kabilang na ang isang missile na naglanding sa Northern Limit Line, isang unofficial maritime border sa dalawang Koreas. Kauna-unahan itong nangyari simula na magkaroon ng tigil putukan ng Korean War noong 1953. Early Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting sa Bangkok, Thailand sa susunod na linggo. Sentro na tatalakayin ni Pangulong Marcos sa APEC ang ukol sa pagbango ng ekonomiya mula sa pandemya, food at energy security. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The APEC is an opportunity for us to push for our economic agenda and priorities. Kapakanan ng mga maliliit na negosyo, Filipino seafarers at usapin sa food at energy security ang prioridad na isusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting sa Bangkok, Thailand mula November 16 hanggang 19. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Eric Tamayo, tatalakayin sa APEC ang mga hamon sa pagbangon ng mga bansa mula sa pandemya dulot ng COVID-19. The challenge before us is to facilitate the rapid recovery of economies from arising out of the pandemic. Nakatakda ring dumalo si Pangulong Marcos sa iba pang related summits sa Thailand kung saan inaasahan tatalakayin niya ang tungkol sa kalakalan, pamumuhunan at post-pandemic economic recovery. Ayon pa sa DFA, makikipagpulong rin si PBBM sa ilang leader ng bansa sa sidelines ng APEC Summit. The President is having bilateral meetings with six counterparts. The arrangements are still being finalized. Bukod pa rito, haharap rin ang Pangulo sa Filipino community sa Thailand. Ito ang kauna-una ang pagdalo ni PBBM sa APEC Leaders Summit. Kauna-unahan rin ito na in-person meeting ng 21-member regional economic bloc mula nang tumama ang pandemya noong taong 2020. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ngayon ng isang labor group na lalo lamang magre-resulta sa matinding kahirapan kung hindi mabibigyan ng aumento sa sahod ang mga manggagawa sa bansa. Ito'y matapos pumalo sa 7.7% ang naitalang inflation rate sa Pilipinas noong nakaraang buwan na siyang pinakamataas sa nakalipas na 14 na taon. Kaya naman naniniwala ang naturang grupo
na dapat nang dagdagan ng 100 piso ang arawang sweldo ng mga manggagawa upang makasabay sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa aming kwenta, almost 76 pesos ang nawala sa sweldo ng mga manggagawa bunga ng inflation na ito. At kaya ng mga ekonomista ay tatagal pa ang pagtaas itong presyo ng bilihin hanggang first quarter of 2023. Kung kaya sinarado na namin sa 100 pesos across the board para makakapag-recover ang purchasing power ng mga manggagawa. Matapos pumalo sa 7.7% ang naitalang inflation rate noong Oktubre at inaasahan na mas tataas pa ngayong buwan dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng Bagyong Paeng, lumalabas sa kalkulasyon ng grupo ng partido manggagawa na nasa 76 pesos na ang nabawas sa purchasing power o ang kakayahang makabili ng produkto at serbisyo ang isang minimum wage earner. Ibig sabihin, mas kakaunti na ang mabibili nila para sa araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya mula sa sahod na kanilang tinatanggap. Kaya naman ang mahigit sa 500 pesos na minimum na sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region at mahigit 400 pisong sweldo sa probinsya, kulang na umano para tugunan ang pangangailangan ng isang manggagawa lalo na kung mayroong sariling pamilya. Ayon kay Renato Magtubo na siyang chairman ng Partido Manggagawa, dapat nang madagdagan ng 100 piso ang arawang sweldo ng mga manggagawa upang makasabay naman sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Gate ng labor group, kung hindi pa rin mabibigyan ng aumento sa sahod ang mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng inflation rate, maaari anya itong makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Maraming magugutom. Marami ang maapektuhan yung kalusugan at lalong hihina ang ating ekonomiya sapagkat wala nang kapakitubay. Wala nang kapasidad yung sweldo na magbumili ng maraming pangangailangan. Bukod sa dagdag sahod, ipinananawagan din ng grupo ang paglalaan ng ayuda para sa mga kababayan nating hirap sa buhay dahil sa kawalan ng trabaho o mapagkakakitaan. At higit sa lahat, lalo na yung walang trabaho. Dapat may ayuda din yung walang trabaho eh. Kung mayroong trabaho na kumikita ng minimum wage ay apektado, higit na apektado yung walang trabaho at araw-araw ay isang kahit isang tuka ang kanilang kinabubuhay. Sinusubukan pa ng UNTV na makuha ang pahayag ng Department of Labor and Employment ukol sa panawagang dagdag sahod sa mga manggagawa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimula na ng Senado ang debate sa plenaryo para sa pambansang pondo sa susunod na taon. Tiniyak naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na maipapasa sa tamang oras ang pondo bago matapos ang taon. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Oh, definitely hindi po tayo magkakaroon ng reenacted budget. Maganda po ang samahan namin sa House of Representatives. Balik sesyon na ang Senado ngayong Linggo kung saan bubuksan na rin ang deliberasyon sa plenaryo para sa 2023 National Budget. Bukas, si-sponsoran na ni Senate Finance Committee Chairperson Juan Edgardo Sonny Angara ang committee report para sa bersyon ng Senado. Ayon kay Senate President Juan Miguel Migs Zubiri, target nila maaprubahan ang bersyon ng Senado sa November 23. Habang susubukan naman na matapos ang bicameral conference at ang pagratipika sa pinal na bersyon bago matapos ang buwan o hanggang unang linggo ng Disyembre. Kumpiyansa ang senador na hindi magkakaroon ng reenacted budget para sa 2023. Pagdedebatihan din anya sa plenaryo ang mga lump sum allocation o yung mga bulto na halaga na hindi naka-itemize o walang spesipikong detalye. Paglabas na po yan, detalyado na po yan. Madidetalyado na po yan. According to Senator Angara, but I can guarantee you that we'll make sure pagdedebatihan naman natin sa plenaryo yan, we'll make sure that the money is wisely spent. Hindi naman matiyak ni Senator Zubiri kung magagalaw ang confidential at intelligence funds na una nang ipinanawagan ni Senator Pimentel na tapyasan at idagdag sa calamity funds para sa 2023. I leave it to the chairperson, Senator Angara, but ako personally kasi I don't really have any problem with confidential and intelligence funds. You have to remember that there are city mayors and governors that have hundreds of millions of confidential intelligence funds.
So kawawa naman yung mga departamento na tatanggal naman ng confidential funds na pangangailangan nila for their data gathering. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, mahigit 200 bilyong piso ang inilaan sa 2023 national budget bilang ayuda sa pamamagitan ng cash transfers at subsidy programs. Kabilang na rito ang mahigit 165 billion pesos para sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, halos 23 billion pesos para sa tulong medikal sa mga mahihirap sa ilalim ng Department of Health o DOH, 14.9 billion pesos sa ilalim ng Department of Labor and Employment o DOLE, para sa tulong panghanap buhay sa disadvantaged o displaced workers o tupad program. 2.5 billion pesos na subsidiya para sa mga tsuper sa ilalim ng Department of Transportation o DOTR at 1 bilyong piso sa Department of Agriculture o DA bilang tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kasama rin ang ilang subsidiya para sa edukasyon at 20 billion pesos para sa kompensasyon at benepisyo ng healthcare workers. Jorge Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iminungkahi ni Senate Agriculture Committee Chairperson Cynthia Villar na dagdagan pa ang pondo para sa ayuda sa mga magsasakang nasasalanta ng bagyo sa bansa. Ayon po sa mambabatas, layunin nito na makabawi ang mga magsasaka sa pagkalugi matapos mapinsala ang kanilang pananim. Sa ngayon ay may 400 million pesos ang DA para sa Survival and Recovery Fund na maaaring ipautang na walang interes sa halagang 25,000 pesos sa bawat magsasaka. Bukod pa ito sa Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar, gayon din ang libreng binhi, fingerlings at mga gamot sa alagang hayop. Ayon sa Senadora, pinag-uusapan na rin nila ngayon ang paglilipat ng panahon ng pagtanim para maiwasang masira kapag maraming bagyo na nananalasa sa bansa. Mas mabuti rin anya kung mga root crops gaya ng kamote ang itanim sa panahon ng bagyo dahil hindi ito basta masisira. Usually, pag tinamaan ng bagyo, ano yan eh, disaster budget yan eh. Oo. So, lakihan nila yung disaster budget. Magpapadala ng contingent of Philippine National Police sa South Sudan. Ito'y bilang bahagi na United Nations mission ng pambansang pulisya sa naturang bansa. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Yun po mismo ang request ng Sudan na mas maraming babae po dahil nga may mga issues and concern po related to women and children, and that would requires the presence po ng ating mga police officers na female. Magpapadala ang Philippine National Police ng contingent sa South Sudan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ito'y bahagi ng commitment ng bansa sa United Nations mission para sa international relation. Nakakumit po ang PNP na magpapadala po tayo ng mga peacekeeping forces po at makakatulong po tayo to help yung South Sudan po to stabilize po yung kanilang peace and security situation doon. Kaninang umaga, pinangunahan ni Senator Aimee Marcos ang send-off ceremony sa Camp Krame para sa 20 pulis. Ito ay binubuo ng 13 babae at 7 lalaking pulis. Ayon sa Senador, isang karangalan ang pagpapadala ng peacekeeper sa ibang bansa. Matagal nang hindi nangyayari ito, siguro 5-6 na taon, kaya't isang karangalan na sa wakas napadala ang ating mga PNP. Alam natin na hirap ang pinakabatang bayan sa buong mundo, ang South Sudan. But they will certainly be in good hands with the members of the Philippine National Police, extending their humanitarian work in this war-torn and still problematic country. Tunay ani ang dapat na ipagmalaki ng mga Pilipino ang hangarin ng mga itong makatulong sa bansang higit na nangangailangan. Ipinagmamalaki namin kayo, pangatawanan ninyo ang trabaho at tayong lahat ay magdasal na sila'y babalik sa loob ng 1 taon puno ng pangarap at kagalangan. Maraming salamat sa inyo at tunay nga that the participation of the Philippines in all these international peacekeeping efforts has
been historic and extraordinary. Karamihan sa bahagi ng contingent ay babae na biyasa sa paghawak ng kaso na may kinalaman sa mga kababaihan at kabataan. Isang taon ang itatagal ng mga pulis sa South Sudan bago bumalik sa Pilipinas. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makalipas ang halos isang linggo simula nang ibalik ang full implementation ng face-to-face classes, iniulat ng Department of Education na problema pa rin sa ilang mga pampublikong paaralan ang kakulangan sa mga silid-aralan. Kaya't may ilang mga estudyante ang siksikan pa rin sa mga classroom. Sa kabila nito, itinuturing pa rin ng DepEd na matagumpay ang panunumbalik ng 5-day physical classes matapos naluwagan ang mga COVID-19 restrictions. Ito ang balita ni Janice Inhente. Naging maayos naman po yung pagre-resume natin ng classes. Wala naman po tayong major incidents. Although, syempre, meron pa rin po tayong mga apektadong school dahil po sa Typhoon Paeng. Sa pagbabalik ng 100% face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan na sinimula noong nakaraang linggo, iniulat ng Department of Education na nasa 97.5% na ng kabuuang 47,000 public schools sa bansa ang nakabalik na sa 5-day physical classes. Gayunman, mayroon pa rin nasa 2.36% na mga paaralan ang nagpapatuloy pa rin sa blended learning. At kahit matagal na natenga ang mga paaralan sa panahon ng pandemya, ayon kay DepEd spokesperson attorney Michael Poa, nananatiling problema hanggang sa ngayon ang kakulangan ng mga classroom sa ilang mga eskwelahan. Bukod sa siksikan ng mga estudyante sa ilang mga silid-aralan, mayroong hindi pa rin nakakabalik sa physical classes matapos na mapinsala ng bagyong paeng ang kanilang mga paaralan. Yung mga areas natin is yung mga schools that were affected by the recent typhoon. Since po itong mga to ay sa ngayon dahil ginagamit pa either yung schools nila as evacuation centers or dahil nag-sustain ng infrastructure damages or sinasagawa pa po yung cleanup, hindi pa po natin nababalik yung mga learners sa school. Pero ayon kay POA, maaaring sa mga susunod na araw ay mababawasan pa ang mga paaralan na nagpatupad ng blended learning. Paliwanag nito, may ilang paaralan na ang kasalukuyang nagta-transition para sa full blast ng face-to-face classes, habang inaasahan naman na pauuwiin na ang mga evacuees na nanunuluyan sa ilang mga paaralan. As of November 6, nasa 435 pa ng mga eskwelahan ang pansamantalang ginagamit na evacuation centers. Sa ngayon, may ilang lugar pa rin ang naka-full distance learning gaya na lamang ng Zamboanga Peninsula kung saan nasira ng bagyo ang mga paaralan doon. Sa Zamboanga Peninsula o sa Region 9, ayon kay Regional Director Ruth Fuentes, may 18 paaralan pa sa rehiyon ang full distance learning pa sa ngayon. Meron tayong out of 300 plus schools, only 58 schools ang apektado talaga na talagang nasira yung mga struktura. So hanggang ngayon, dun sa 58 schools na yon, after almost 1 week, ay nabawasan na yon, 80 na lang yung mga hindi sila nag face-to-face. In other words, talagang online online at saka modular distance learning pa rin sila. But we can assure you, by November 15, that would be 1 week from now, 100% na po ng school ay mag-face-to-face sa buong Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, nakahanap na ng pondo ang DepEd para sa pagpapatayo ng temporary learning spaces sa mga lugar na tinamaan ng bagyong paeng. Dahil dito, maaari nang masimulan ang panunumbalik ng mga estudyante doon sa in-person classes makalipas ang halos 3 taon ng COVID-19 pandemic. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Aminado ang ilang maritime groups na mayroong kakulangan sa kalidad ng edukasyon at pagpapatupad ng curriculum sa maritime studies dito sa Pilipinas. Hinaing ng ilang maritime students, imbes na pang college level ang ginagamit ng mga module, tila nasa elementary level pa rin ang pinagbabatayan ng kanilang mga lesson. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. They were complaining that they are given modules that they already know. It's like that they should have a college level, but what they are training right now and wasting their time is like for the elementary level, which should not be the case. May mga senior maritime high school students ang hindi naging kwalipikado na magkaroon ng certification upang makapagpatuloy sa maritime industry base sa ulat ng Philippine Merchant Marine Academy. Paliwanag ni PMMA Superintendent Commodore Joel Abutal, makakatulong na sana ang 2 taon sa senior high school upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga estudyante upang makapasok sa maritime industry ng bansa. Ngunit hindi ito naging matagumpay. Ayon sa ilang maritime groups, mataas naman ang estado ng mga Filipino seafarers sa ibang bansa, lalo na sa mga routine work. Ngunit nahihirapan na nila ang mga ito kapag kinakailangan na ng situational awareness o critical thinking. Ayon sa Philippine Association of Maritime Institution o PAMI, matagal nang may problema sa sistema ng edukasyon at training sa hanay ng mga Pilipinong marino. Since 2006, the problem of the education and training has always been there. And it is because of the confusion brought about by the government agencies. What the school is doing is only reflective of what regulations, provisions that these different committees by Marina and CHED have been providing. Reklamo ng ilang maritime students, imbis na college level na ang kanilang mga module, may mga pagkakataon na tila nasa elementary level pa rin umano ang mga lesson na kanilang pinag-aaralan. May mga training din anya sila pinapasukan na nauulit na lamang ang ituturo sa kanila. Madalas din anilang nababago ang curriculum tuwing nagpapalit ang administrasyon sa Marina. Isang panukalang batas ang inihain sa Kamara upang magkaroon ng maritime education and training regime ang bansa. Layon ng House Bill No. 953 o ang Maritime Training and Education Act na makabuo ng isang training and education regime upang makapasok sa global standards ang mga kababayan nating seafarer. Suportado naman ng Commission on Higher Education o CHED ang nasabing panukala at naniniwala na kailangan ma-improve ang pagpapatupad ng curriculum ng maritime training at courses sa bansa. In the part of the schools, it is just unfortunate that because of the inconsistent administrations, different interpretations, they were confused of what to implement. Ayon naman sa ibang maritime group, mas makakabuti kung isa sa ayos na lamang ng Marina ang pagpapatupad nito ng maritime education curriculum kaysa magpatupad pa ng panibagong batas. Samantala, tiniyak naman ng Marina na patuloy itong naikipag-ugnayan sa European Maritime Safety Agency o EMSA upang makasunod sa lahat ng ipinatutupad nitong requirements. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 34% pa lang ng mga sanggol sa bansa ang nakakumpleto na ng bakuna laban sa mga karaniwang sakit sa mga bata. Mababa ito kaysa sa target ng Department of Health na 80% herd immunity. Kaya naman target ng DOH, palakasin ang bakunahan para rito upang magkaroon ng proteksyon ang mga komunidad. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Yes, kasi yung tinitingnan natin, fully immunized children. So dapat natanggap nila yung buong lahat ng bakuna na yon. Nananatiling mababa bilang ng mga sanggol sa bansa na hindi pa fully immunized o kumpleto ang bakuna laban sa mga karaniwang sakit ayon sa Department of Health. Kabilang dito ang panlaban sa sakit na measles o tigdas, mumps o beke, rubella, polio, tuberculosis, tetanus, diphtheria, pertussis at hepatitis. Ayon kay DOH NCR Director Gloria Balboa, mahalagang maibigay ito mula sa pagkasilang hanggang sa 23rd buwan.
yung 95% kasi, yun yung 80 to 95, no? Yan yung tinatawag natin magkaroon ng herd immunity, yung community. So kahit may naiwan, pero konti na lang na hindi fully immunized. Ayon sa World Health Organization, bumagsak ang immunization coverage sa halos lahat ng mga bansa. Paliwanag ni WHO Medical Officer Dr. Robert Quezaala, punso dito ng pandemya na nagdulot ng pagiging abala ng mga healthcare worker at takot sa mga magulang na ilabas ng mga bahay ang kanilang mga anak. Ngunit isa ang Pilipinas sa may pinakamababang bilang ng mga fully immunized na mga bata sa buong mundo. Philippines is one of the 10 countries with the most numbers of unvaccinated children in the whole world. And that is why we are working very hard with Philippines to make sure that we are grateful to see Department of Health, local government, leadership, that we are working together to actually raise the coverage to, we would like to say, over 90% of the fully immunized child. Ngayong araw ay inilunsad ang 10 araw na Vax Baby Vax Routine Catch-up Immunization Campaign dito sa lungsod ng Taguig na sabayang isinagawa sa iba't ibang lugar. Karamihan sa mga bata dito ay nakatanggap ng 2 hanggang 3 bakuna laban sa iba't ibang sakit. Kasi po sakitin po kasi siya eh. Kaya napag-desisyonan na lang po namin na sundan na lang po yung bakuna niya, kumpletuhin. Nag-pandemic po kasi galing po kami sa probinsya. Umatin lang po kami para sa ano nga po, sa Vax Baby Vax. Para po malaman namin kung ano yung mga benepisyo ng mga vaccine sa mga bata. Kasi kahit na may mga babies kami, syempre kailangan malalaman pa rin namin ano yung benefits niya para sa kalusugan ng bata. Nanawagan naman ng DOH sa mga magulang at mga guardian na pabakunahan ang mga bata upang maproteksyonan ang mga ito sa sakit. Tiniyak naman ang kagawaran na ligtas, epektibo, accessible at libre ang mga naturang bakuna. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanumpa na si dating Philippine National Police Chief Camilo Cascolan bilang Undersecretary ng Department of Health. Isinagawa ito sa harap ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na ang partikular na katungkulan ni Cascolan sa DOH ay ilalabas ng Department of Personnel Order sa mga susunod na araw. Patuloy na bumababa ang bilang ng mga Pilipino na nagpo-positibo sa COVID-19 base sa mga datos itong nagdaang linggo. Ayon kay Octa Fellow Dr. Guido David, sanay na ang publiko kung papaano poprotektahan ang sarili kahit na nagkaroon ng long holiday at mass gatherings. Bukod dito, marami pa rin ang mga nagnanais na ipagpatuloy ang pagsuot ng face mask kahit na ginawa na itong optional ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tingin natin, Aljo, yung mga kababayan natin, natuto na rin tayo how to protect ourselves. So dahil dito at sa ating yung vaccination campaign ng noong nakaraan at ating malakas ngayon ng wall of immunity at hybrid immunity, tingin natin ito yung mga dahilan kaya patuloy na bumababa yung bilang ng kaso. Sa kabila ng mga pagbaba ng datos ay patuloy na babantayan ng grupo ang development sa mga subvariants na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isang panibagong kaso ng African swine fever ang naitala sa probinsya ng Iloilo. Patuloy namang nagkakaloob ng tulong ang pamahalaan sa mga biktima ng bagyong Paeng sa Dato o din Sinsuat sa Maguindanao. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Iloilo, isa pang bayan ang nakapagtala ng African swine fever case na dagdag sa listahan ang isang barangay sa bayan ng Santa Barbara. Agad itong inilagay sa red zone. Sa nakalipas na araw, sinimulan ng probinsya ang pagkatay sa mga baboy na tinamaan ng naturang sakit. Sa Maguindanao, patuloy na bumubuhos ang tulong ng lokal na pamahalaan sa mga biktima ng bagyong Paeng sa Dato o din Sinsuat. Kahapon November 6, nagkaroon ng restocking of medications, room-to-room evaluation sa lahat ng mga evacuees,
nagbigay rin ng prescribed medicines sa mga evacuation center sa Sitio Brose, Barangay Tamuntaka, Sitio Lumboy, Barangay Awang, Barangay Badak at Barangay Dinay proper. Ngayong araw naman, binalikan ng municipal doctor ang mga pasyente para sa kanilang dressing and re-evaluation sa mga tinamong sugat ng mga biktima ng bagyo. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroong pa rin 13 electric cooperatives ang nakararanas ng power interruptions hanggang sa ngayon. Ayon sa Department of Energy, ito ay dahil pahirapan pa rin ang ginagawang pagsasaayos sa supply ng kuryente sa ilang mga binahang lugar. Katumbas ito ng nasa 5,000 pang mga bahay na nakararanas pa rin ng brownout. Sa datos ng DOE, nasa 76 na mga electric cooperatives ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Paeng na pawang nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang mga produktong agrikultura ang tumaas ang presyo ngayong araw sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 30 pesos ang prevailing price sa kada kilo ng karne ng baka, partikular ang beef rump. Sa gulay naman, 10 piso ang nadagdag sa kada kilo ng talong, 20 pesos naman sa kamatis, repolyo at luya. Pinakamalaki nadagdag presyo ay ang bagyo beans na nasa 80 pesos kada kilo ang itinaas. Ang lokal na pulang sibuyas na may suggested retail price ng 170 pesos kada kilo ay nasa 240 pesos na ang presyo ngayon o mas mataas ng 40 pesos kumpara sa presyo noong nakaraang Biyernes. Bumaba naman ng 20 pesos ang presyo ng karot at 10 piso sa sayote. Samantala, walang nakitang pagalaw sa presyo ng karne ng baboy at manok, gayon din sa isdang gaya ng bangus, tilapia at galunggo. Inaprubahan ng Senado ang committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na naglalaman ng rekomendasyon kaugnay ng ginawang investigasyon sa kontrobersyal na Sugar Order No. 4. Unang inirekomenda ng komite na masampahan ng mga kasong administratibo at kriminal sina Agriculture Undersecretary Yocadio Sebastian, dating SRA Administrator Hermenegildo Serafica at dating board members Roland Beltran at Aurelio Valderrama Jr. Hindi naman nagpresenta ng amyenda at interpelasyon ang Minority Bloc na una nang naglabas ng sarili nitong report kaugnay ng investigasyon. Inaasahang isusumite ang kopya ng report sa Department of Justice, Commission on Audit, Office of the Ombudsman at Bureau of Immigration para sa kanilang aksyon. Ipinaliwanag ng Light Rail Transit Authority na maaaring magresulta sa kakapusan ng pondo para sa rehabilitation ng railway system sakaling i-extend pa ang libreng sakay sa mga estudyante sa LRT Line 2. Ito ang tugon ng LRTA sa mga panawagan na palawigin pa ang libreng sakay sa mga estudyante. Ayon po sa ahensya, base sa orihinal na plano, ipatutupad lamang ang libreng sakay sa mga estudyante sa unang quarter ngayong school year. Tinatayang nasa 30 million pesos ang sinasabing nawala sa kita ng LRTA sa implementasyon ng libreng sakay. Ang halagang ito ay magagamit sana para pondohan ang rehabilitation at upgrade sa LRT2. Sa ngayon, ipinatutupad pa rin ang 20% discount sa mga estudyanteng sumasakay sa LRT2. Itinuloy kanina ang pagdinig sa petisyon ng aktor na si Bong Navarro para makapagpiyansa sa Taguig Regional Trial Court Branch 69. Dumalo sa pagdinig si Denise Cornejo bilang pang-apat na witness ng prosecution. Gayunman, hindi ito nagpaunlak ng panayam sa media. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Howard Calleja, dadalo pa si Cornejo sa huling pagdinig sa Huwebes, November 10. Pagkatapos ito ay hihintayin na lamang kung ang desisyon o ang desisyon ng korte sa petisyon ni Navarro.
Sinuspindi ang afternoon classes sa EMS at Signal Village Elementary School at National High School sa Taguig City matapos makatanggap ng bomb threat. Sa isang Facebook Live kanina ni Taguig City Mayor Lani Cayetano, isang Facebook account na nagngangalang Sophia Smith ang nagkomento at nagbantang papasabugin ang nasabing paaralan. Agad namang rumesponde para sa sweeping operation sa mga tauhan ng Philippine National Police Explosive Ordnance at K-9 unit sa buong paligid ng paaralan. Walang nakitang bomba sa paligid ng paaralan matapos ang isinagawang inspeksyon. Gayunman, mahigpit na seguridad ang ipatutupad sa mga susunod na araw sa nasabing paaralan. Samantala, pinapayuhan naman ng Taguig LGU ang publiko na maging maingat, mapagmatsyag at huwag ding basta-basta magpapakalat ng maling impormasyon na magdudulot na lamang ng takot at pangamba. Labing siyam ang patay sa pagbagsak ng isang passenger aircraft sa Lake Victoria sa Tanzania ayon kay Prime Minister Kasim Mahaliwa. Bumagsak ang eroplano habang nagtatangkang lumapag sa gitna ng masamang kalagayan ng panahon. Ayon sa mga otoridad, 43 ang sakay ng eroplano kabilang na ang 39 na mga pasahero, 2 piloto at 2 cabin crew. 26 naman ang survivor ng insidente. Hindi pa matukoy kung kabilang sa 19 na nasawi ay mga rescuer o may 2 pasaherong hindi kabilang sa ulat. Ikinabahala na United Nations sa malaking senyales ng mabilis sa pagbabago sa klima na pangunahing ding agenda sa isinasagawang climate conference sa Sharm el-Sheikh, Egypt. Dapat harapin ng mga pinuno ng daigdig ang mga problemang ito upang makontrol ang krisis sa klima ayon sa United Nations Chief. Ito ang balita ni Jeffrey Cos. As COP27 gets underway, our planet is sending a distress signal. The latest state of the Global Climate Report is a chronicle of climate chaos. As the World Meteorological Organization so clearly, change is happening with catastrophic speed, devastating lives and livelihoods on every continent. Sa balangkas ng 2022 State of the Global Climate, makikita sa pag-aaral ang pagtaas ng dramatikong senyales ng climate emergency. Kabilang dito ang dobleng pagtaas ng antas ng dagat mula noong 1993 sa bagong naitalang pagtaas ngayong taon at indikasyon ng pagkatunaw ng glacier sa European Alps. Ayon din sa pag-aaral, ang huling 8 taon ang pinakamainit ang naitala na mayroong matitinding heat wave at banta sa buhay ng mga tao. Naitala rin ang antas ng carbon dioxide, methane at nitrous oxide, 3 pangunahing greenhouse gases na nag-aambag sa global warming. Tinatayang higit sa 1.15 degrees Celsius sa pre-industrial levels ang mga ito. Ilalabas sa spring ng 2023 ang kabuuang ulat sa taong 2022. Ngunit ang bahagi na pag-aaral ay inilabas bago ang Conference of the Parties o COP27 sa Egypt. Ito ang United Nations Climate Conference na tumatalakay sa matitinding suliranin na dapat harapin ng mga pinuno ng daigdig. Ito ay kung nais nilang magkaroon ng anumang pag-asa na makontrol ang krisis sa klima ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres. People and communities everywhere must be protected from the immediate and ever-growing risks of the climate emergency. That is why we are pushing so hard for universal early warning systems within 5 years. We must answer the planet's distress signal with action, ambitious, credible climate action. COP27 must be the place, and now must be the time. Jeffrey Cos, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, sino po sa inyo ang mga seloso at selosa? Alam niyo po, ang selos ay isa sa mga pakiramdam na mahirap labanan. Alam niyo po yan. Pero bakit ba tayo nagseselos kung siyensya po ang pag-uusapan?
Ayon po sa mga eksperto, ang pagsiselos ay nagmumula sa pakiramdam ng mababang tingin sa sarili or kawalan po ng tiwala at kumpiyansa sa sarili. Ang selos ay galing din sa hindi pagiging masaya, balisa at insecure. Pero ayon po sa mga eksperto, ang selos ay sadyang likas po sa mga tao. At ang purpose nito ay para ma-motivate tayo na gumawa ng aksyon at makasurvive. Bakit kaya? Natitrigger ang selos dahil nakikita natin na nanganganib ang isang relationship at kailangan mong gumawa ng paraan upang ma-save ito. Pero kahit papano, nakakatulong daw po ang selos dahil na-address nito ang isang nakaambang problema, lalo na po sa isang relasyon. Pero ang babala ng mga eksperto, masama ang pagiging sobrang seloso dahil maaari itong maging destructive sa isang relasyon. Baka naman kasi lahat na lang ay pinagseselosan mo. Abay, hindi na maganda yan. Toxic na ito sa isang relasyon at minsan nauwi pa sa hiwalayan. Kaya kung magseselos kayo, chill nyo lang. Huwag po naman sobra-sobra. Papaano kaya masusolusyonan ang pagiging seloso? Abangan nyo po bukas sa pagpapatuloy ng ating trivia. Sana'y may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Judas 1:21 na nagsasabi, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.